sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niya taglay. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sumasama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Cordero ng Diyos, anak na
ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si Santo Padre Pio sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masunda namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Jeremias. Sinabi ni Yahweh, huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan unang malakas ang lakas na taglay niya, ninang mariwasa ang kanyang kayamanan.
Kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ako, si Yahweh ang gumagawa ng kabutihan, katarungan at katwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. O Diyos, Ikaw ang aking kasiyahan. O Diyos, Ikaw ang aking kasiyahan. Ikaw lamang, O Yahweh ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kangahangahangang tunay. Kay inam ng kaloob mong sa akin ay ibinigay. O Diyos, Ikaw ang aking kasiyahan. Pinupuri ko si Yahweh na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailanman, hindi ako matitinag. O Diyos, Ikaw ang aking kasiyahan. Ituro mo ang landas na buhay, ang kahahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. O Diyos, Ikaw ang aking kasiyahan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugdan mo, ibinigay sa akin na aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak at yung ibig pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon pong araw na ito, May 25, ay ipinagdiriwang natin ang kaarawan ng pagsilang kay Santo Padre Pio. May 25,
87. Naalala ko nung maglingkod ako dito sa Alitagtag, Batangas. Nakaranas po ako diyan ng election. So, local election. At alam naman natin, kapag ganyang election, marami ang mga parapernalias na inilalagay, ano? Nagpapahayag ng kanilang katangian at yung pwedeng magawa sa sambayanan. Minsan ay may kaibigan akong pare na kami ay magkasama sa sasakyan. O binabasa namin yung mga yung kanilang mga promo, no? Napansin ng kaibigan kong pare, sabi niya, Brad, tingnan mo ito. Ang nakalagay ay, ako ang inyong kandidato na magbibigay sa inyo ng trabaho. Kaya sabi ng kaibigan kong pare, nako, ay wag nating iboboto iyan. Sabi ko naman, bakit? Abay, napakarami na natin ng trabaho. Ay, bibigyan pa tayo ng trabaho ulit. Aba, ay wag sa atin yan. Hindi pwede yan. Di habang kami, nagbabiyahe pa ulit. Nakalagay naman doon sa isa ay, ako ang kandidatong madaling lapitan. Aba, ay kahayan, maganda na yan. Ay madaling lapitan. Ay, sabi naman ang aking kaibigan pa rin, ako, delikado pa rin yan. Ay baka nga madaling lapitan. Ay mahirap namang hanapin. Ayun ang mabigat. Ay kaya sabi, ala, ay wala na akong mapaglagyan sa iyo eh. Ay kakaganda naman ng mga nakalagay, lagi nang may isinunod eh. Hindi ka, ay madaling lapitan. Ay baka daw naman mahirap hanapin. Abay, meron nga naman ngayon, you know, ang sabi, madaling lapitan, ay napakahirap namang hanapin. Ay paano ka makalalapit? Di ba? Ngayon, sa ating ebanghelyong napakinggan, narito ang paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. Isang paanyaya na nagbubukal mula sa kanyang puso sapagkat ang ating Panginoon ay walang ibang hangad kundi ang ating kabutihan. Kung kaya nga, naroon ang kanyang paanyaya sapagkat nakikita niya yung kanyang mga alagad na nabibigatan, napapagod dahil napakarami nung batas na kanilang kinakaharap. Marami yung mga batas na, kinakailangan nilang sundin kung kaya nga nakararanas ng pagkapagal, ng pagkapagod. At marami yung nakakaranas nito. Eh dahil nga mula doon sa 10 utos na ibinigay ni Moises, ay ginawan pa ng mga mambabatas noon nang mamunting mga batas kung kaya nga dumami. Kaya nakararanas ang mga tao ng pagkapagal, ng pagkapagod, nabibigatan. Kaya ngayon ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-aanyaya sa kanyang mga tagasunod na lumapit sa kanya sapagkat tunay magaan ang kanyang pasanin. Kaya doon ay pinakikita ng ating Panginoon. Simple lang, madali lang yung kanyang batas. Hindi na marami. Iisa lang ang batas ng ating Panginoon. Ang utos ng pag-ibig. At ito yung napakahalagang batas sapagkat dito nabubuo ang lahat ng mga batas. Kaya nga, nandoon yung pagpapahayag ng ating Panginoon na magaan ang kanyang pasanin ibibigay. Isa lang eh. Ang utos ng pag-ibig. Ang pag-ibig sa Diyos
pag-ibig sa ating kapwa. Na napakahalagang batas na dapat nating isabuhay. Kung kaya nga, ipinapaalaala sa atin na tunay sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo, ito yung hindi natin dapat kalimutan. Ang utos ng pag-ibig. At hindi tayo dapat namimili, no? Ito'y dapat na para sa lahat. Ang pag-ibig natin sa Diyos, dapat nating ipahayag sa pamamagitan ng pag-ibig sa ating kapwa. Kaya, yun ang magandang tingnan natin, ano? Paano natin na isasakotaparan ang ibinigay na utos sa atin na ating Panginoon? At nawa, dito ay maging gabay natin at maging dakilang halimbawa si Santo Padre Pio na tunay na sumunod ng lubusan sa utos ng ating Panginoon, naglaan ang kanyang sarili upang maisakatuparan ang utos ng pag-ibig ng ating Panginoon. So napakalinaw ng halimbawa na ibinigay sa atin ni Santo Padre Pio na sa kanyang pagsumikap na sundin ang utos ng ating Panginoon, naroon ang paglalaan niya ng kanyang buong sarili sa paglilingkod sa kanyang kapwa. Kung kaya nga patuloy nating nararanasan ang kanyang pagmamahal sa sambayanan, ang kanyang pagmamalasakit sa atin. Kaya sana ito ay magdala sa atin upang tayo ay lumalim pa sa ating pagsusumikap na sumunod sa hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Dakilang halimbawa ang ibinigay sa atin ni Santo Padre Pio na sana ay pagsumikapan nating sundan. Sa tunay, simple yung batas ng ating Panginoon. Pero, nandyan lahat. Kaya sana, pagsumikapan natin itong tubdin, pagsumikapan natin itong sundin, sapagkat ito ang tunay na magdadala sa atin patungo sa hinahangad natin tagumpay ang buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, magsitayo po ang lahat. Buong katayimtiman tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga, kalakip ang kababaang loob, ihayag natin sa panalangin ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala ng ating sambayanan. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na mamumuno dito, ang banal na papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang Katolika at buong tapang ng magabayan ang sambayan ng may pamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatdan ng Diyos ang sangkatauhan ng mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan, nawa nilang akayin ang mga mamayan sa landas na naghahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad at yaong nasa malayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan, at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay may bahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mauwain, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo at ang iyong habag nawa ang maging daluyan ng iyong mga biyaya na maglalapit sa amin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon, nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amin. Magsiupo po ang lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si Santo Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay iniyahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga uliran tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa pangalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana. Kung hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya yon,
Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis. Muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pahindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Manalangin suma sa langit ka, sangsalahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala
patawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan narawaraw, iligtas sa kasalanat, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain nyo. At sumain nyo rin. Magbigayan kayo at maghangad na kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kung ikaw
Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Huwikan iyo'y halina, lumapit sa akin, kayong mga napapagalaking pag-ibig. Awayin, bigat ng inyong pasanin. Ay aking pag-agani. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kaibigan, tantuin mo isang paglalakbay ang buhay. Maalo ng dagat ay may kahirapan kung mayunuso panganib mo, kayang pang labanan. We love you. Tala ay walang hanggang. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Huwikan iyo'y halina, lumapit sa akin, kayong mga napapangalaking pag-ibig. Hawain, bigat ng inyong pasanin. Ay aking pag-agani. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay Santo Padre Pio sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghen Banal, Pintakasing Santo ng Milenyo kasalukuyan.
Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na'y makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di mo muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi sa paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law of the CBCP as National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-lima, ngayon po ay kaarawan ni Santo Padre Pio. Mayroon po tayong healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis sa ikasyam ng umaga. At misang pasasalamat naman sa ikalima ng hapon. Ang ating car raffle program ay gaganapin mamayang ikapito at kalahati ng gabi sa Divine Mercy Sanctuary. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang atin pong susunod na misa ay sa ganap na ikasyam ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panitilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. At para naman po sa mga gustong mag-avail ng roses, mayroon po tayong available na mga roses sa may Chapel of Reconciliation at sa may Extension Area. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging gawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amin. Ama namin, sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating balalapagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Happy birthday po, Padre. I give you my Jesus in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. To sing me the unique.